Ayun. So, since nayari na po tayo dun sa style, ang next topic po natin is i-differentiate po natin yung class. Sabi dyan is HTML class attribute. So, familiar na po sila dun, di ba? So, between class and meron tayong tinatawag na ID. So, that would be the last lesson na. Then, marami tayo itatakal dyan. Pero, hihimay-himay natin siya ng unti-unti. Medyo related din dito yung nauna natin example or topic, which is yung style, kaya ako siya inuna para mas maunawaan natin tong dalawang to, kung ano ba yung use nila, then kung saan natin siya magagamit. So, okay, start na po tayo kay HTML class attribute. So, HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element. So, multiple HTML elements can share the same class. So, pwedeng gamitin yung class nung sabi nyo, no, multiple HTML elements. So, kung si paragraph, si heading 1, pwede nilang gamitin yung class. But anyway, i-code naman natin siya para makita nyo. So, using the class attribute. The class attribute is often used to point to a class name in a style sheet. So, be aware of this, sabi niya. Style sheet. So, styles. It can also be used by a JavaScript to access and manipulate elements with the specific class name. So, hindi lang po si sabi na natin CSS ang pwedeng gumamit ng class attribute, since ang CSS po is cascading style sheet, so meron siyang mga style, di ba? So hindi lang siya yung pwedeng gumamit ng mga class na yan, pwede rin po siyang i-access ng JavaScript. Okay, sa mga event po niyan, pwede natin maglagay. Anyway, later on naman natin pag-aaralan siya. So in the following example, we have the tree div. Okay, kung ano man yan, discuss ko later, elements with a class attribute with the value of city. Oops, binago ko siya, so ginawa ko lang siyang subject. So, anyway. So, yun. Okay. With the value of subject, para mas maunawaan natin siya. Okay. So, all of the three div elements will be styled logically according to the subject style. That subject style. Kanina ko lang siya binago. So, yun. Okay, move tayo. Para una, paano natin ginagawa si si class? Okay? Ano ang kanyang syntax? Okay? First, meron kang tuldok. Okay? Kung i-code mo siya kay subline mo para mas maunawaan mo, magbago tayo, ha? Okay? Paano na daw ulit dyan? View, syntax, HTML, then create an HTML file mo kahit sabihin na natin lesson 20. Lesson 20. So, kung mapapansin nyo po dito, before wala akong ginagamit pang iba. Okay. Ngayon naman ipapasok natin yung concept ni, kung tatawagin niya, style. Pagkayari po ng head. Yan. Kikita nyo yun. Doon, pagkayari ng head. Okay. So, kung ano man yan, later natin pag-aralan sa CSS. Basta tong style lang muna. Okay. So, meron tayong style. Okay. Diyan sa style na po na yan, pwede natin ilagay yung class. Okay. Class. Okay, so leave it blank muna para ma-discuss natin. Then, ang una kong gagawin is, gusto ko gumawa ako ng tatlong paragraph or okay, ganito na lang. So, H1 na lang. Sige, H1, then meron kang paragraph. Yan. Sa H1 ko, copy ko lang to, which is yung P6. Okay. Then H2 ko, copy ko lang to, which is ito, tong okay. Meron kasing given a tree subject. So, ito lang is definition ng P6. The study of matter and energy in the interaction between them. Okay, interaction. PCC study such of subjects as gravity, light, and time. So, meron na akong isa. Heading 1, tsaka P. Okay? Gawa ulit ako ng isa pa. Heading 1 ulit. Plus, tsaka P ulit. Then, insert po natin to. Next one natin, next subject natin is chemistry. Para mas maunawaan natin, change ko siya ng subject. Doon kasi sa example na sa internet is ICT. But anyway, so, meron na akong dalawa, di ba? Okay. Medyo sumabra lang to. So, baka malito sila. Then, meron na akong pangatlo ko is H1 ulit. Para
para fair. Para pare-pare sila ng sukat, di ba? Napag-aralan natin before. Then meron akong last one is astronomy. So astronomy is the study of the universe. Okay, beyond the Earth's atmosphere. So alam niyo na 'yon. Since sa Tagalog, kalawakan. So nakikita natin doon, beyond the Earth's atmosphere. So kapag ito is sinave ko, ayan. Then desktop HTML, medyo nalilimutan ko pa, lalagay ko pa dun sa mga activities. So yan, lesson 20, save. Okay, open ko siya. Later, i-style natin siya para magkaroon, di ba? Nag-discuss ako nung mga kulay, ganun. Okay, lesson 20, open natin siya. So makikita nyo, yan. Yan. Kung mapapansin nyo, di ba, si physics, si chemistry, tsaka si astronomy is iisang subject lang sila. Okay? So, pwede po natin silang gawing isang subject. Diba? Kumbaga, ang sa class kasi kung medyo dito familiar iba, then yung iba hindi na. For example na lang, sa classes, meron kayong tinatawag na computer science 2. Ganun. Then, yung mga students is belong lang sa isang class. Ito naman, si astronomy, chemistry, thesis, belong lang sila sa isang class, which is yung subject, di ba? Mga subject sila. Sa si school nyo or sa ibang mga pinag-aaralan nyo, mga nagiging subject sila. But anyway, example lang naman siya. Kung gusto nyo another example, siguro ano na lang, mga kotse, di ba? Meron kang Wigo, meron kang Avanza, meron kang kahit anong brand or ano pa yan, vehicle din naman siya, di ba? So we can classify that yung class niya, which is vehicle or car. Then, yung mga specific is yun yung nakabilong dun sa ano. But anyway, since ganyan nga, sabi dito, since belong naman sila sa isang, kung tawagin is class, paano mo gagawin silang mapunta sa isang class? Ganun. Pwede mo silang, ang gusto mo kasi is, ang gusto kasing mangyari is, lahat sila kapag in-style ko, kasi kapag i-styling ko sila isa-isa, gagawin kong color red. Diba? Napaka trabaho niya. Kumbaga, susulatan ko isa-isa, 'di ba, na bago siya. So, yeah. Copy paste ko isa-isa. Eh paano kung gusto ko 'tong mga subject na 'to? Ayun. Okay. Maging red lahat automatically. Okay, nang hindi ko na sinusulat 'yan. So, dito napapasok si class. Ibibilong mo sila sa isang class. Okay? So, ang syntax po noon is period. Then, kung ano yung class mo, class name. Since sa atin, subject, so ang ilalagay ko subject, class name yan. Okay. Then after that, meron kang open yung curly braces. So don't forget about it. Yan. Okay. Dito, yan. Sa loob niyan, pwede kong ilagay yung mga gusto kong ipang-style dito. Just for an example, okay? This is for an example lang ha. Okay. Si subject, lahat ng mga subject, okay? Lahat ng mga subject, gusto ko maging kulay pula. Okay. So, pwede mo agad i-specify since sa style po, meron tayong ganitong format. Sundin na lang po natin. Kung gusto ko is color, maging red. Yan. Okay. Okay. Yung syntax niya ulit. Ano to? Yung properties ng style, di ba? Then yung, ayun, yung kung ano man siya. Then, kung gusto mo maglagay ng marami, ayan, kung gusto mo maglagay ng maraming style, ayan, gusto mong palitan yung background, pwede mong mag, ayan, yung semicolon, or concatenation na lang. Then, pwede mong palitan yung background niya, where color red yung text niya na, color red. Then, kung papalitan ko yung background color niya, gagawin kong blue na lang siguro. Blue. Then, ayan, wag kakalimutan yun. So, ulit tayo. Tuldok. Maggagawa ka muna after nung head ng opening tsaka ending tag. Starting tsaka ending tag ng style. Then, ipasok mo si tuldok. Tapos, class name, subject tayo. Okay. Then, open in yung curly braces. Then, sa curly braces sa loob nun, pwede mo ilagay si
yung mga properties or yung mga style na gusto mong i-style dun kay subject, di ba? Gusto mo lahat ng subject maging color red, maging background color niya is blue. Ano-ano ba dito guys yung mga subject, which is ito lang, di ba? Ito kasi definition to eh. So, pwede mo dito gawing ganito, class. Okay, nalaglag lang ang aking headset. So, pwede mo siyang maglagay na attribute. Since sabi nga doon, di ba, babasahin ko ulit para maintindihan. Class, attribute. Attribute nino, nagtatanong ka, pwede kahit sinong elements na using doon class na yun. Okay. Which is tayo naman, kailangan natin sa mga heading natin, yung class na to. Okay, itong subject na to. Class, okay. Class, then, equal. Equal, then, yun. Nagigets pa, nagigets. So, yun. So, subject. Yan, subject. Copy ko lang yan. Dito din sa H1 na to. Yan. Kasi, pag dito ko lang yan, sa una ko lang nilagay. Yan, yun lang. Ang nangyari kasi dyan, ang na-apply niya lang, dun sa una lang. Dito sa lang sa part na to, yun na iba niya. Naging yung background niya, kung baga kung nilalagay mo dito, yun yung mag-a-appear kapag nilagyan mo ng class yung element mo. So, yung magiging content nun, papasukan mo ng style na ganito, which is ito. Yung color, magiging red. Text color, naging red. Yung background color, naging blue. Tama naman, di ba? So, pag yan, kinapi ko po. Dito, tsaka dito, save, open ulit. Yun, naging tatlo na siya compare dito, di ba? So, nagamit natin, di na natin kinaka-copy-paste dito to paulit-ulit ng style, di ba? Kasi kung gagawin mo siya, napakahaba kasi nun, guys. Parang ganito, style, di ba? Naalala niyo yung style attribute, tapos color, red. Kung gusto mo maglagay ng maraming style, pwede to i-concatenate mo rin. Or, which is yung semicolon, yung parang sa next, kung ano yung susunod. Or, eto naman, background color, gagawin mong blue. Yan. Ganon din naman mangyayari sa kanya. Yan. Diba? Wala namang pinagkaiba. Although, isa-isa mo siya ikakopy. Masyadong mahaba. While, kapag ganito lang, kinontrol, ano ko lang nga, kinontrol Z para ando. Si class, pag nilagyan mo ng class, ibig sabihin nun, dideclare mo yung, nanghihingi siya ng, ano, ng parameter or ng value, which yung value niya dapat yung pangalan nung class mo. Class, then, lagay mo yung pangalan ng class mo, which is subject, then, kung ano yung style nito, i-style niya dun sa content nun, nung element na yun, diba? Napakadali lang. Pero, kung mapapansin nyo, ginamit natin siya sa, saan, diba? Sa H1. What if, ganito kasi naging problem, okay? Gusto ko isama rin to. Okay? So, meron na bang idea? Huwag natin copyin yan. So, ang solution po doon is, malamang sa iba dyan, ang gagawin nila is ganito rin. Class subject, tas class subject ulit. Although, gagana siya. Pero kung titingnan mo, structured ba siya? Parang, inaulit-ulit mo lang, di ba? What if ganito ang gagawin mo? Tanggalin ko yan. Hindi ko muna i-stylean. Huwag ko muna lalagyan ng style. So, tanggalin ko rin yan. Then, tanggalin ko rin yan. Ganito. Ito, tawagin na lang natin itong group 1. Or, in short, na lang tayo, division. Division 1. Di ba? Sa bahay nyo, merong division yung bahay nyo versus dun sa kusina, dun sa sala, merong hati. Dun sa ibang wala, di wala. So, kung sa meron, i-example na lang natin na parang ganito. Ito si division 1, okay? Kung paano ginugroup sila or pinaghiwa-hiwalay, kinaklasify ko division 1, division 2, division 3. Meron na tatlong division na gagawin. So, ganito lang po ang kanyang syntax. So, meron kang div. Lalagay mo is div. Then, sa div, yan. Meron kang div. Sa loob ng div, ilalagay mo tong content na to. Silang dalawa. Ibig sabihin nun, ano ko lang, yan, para mas makita nyo. Si body, sa loob ni body, gusto ko may tatlong division. Ito yung division 1.
Ito yung magiging division 2. Then, kukulong ko din sa div. Pero, hindi mo lalagyan ng div 1, div 2. Automatically, yan. Ginagawa mo lang is sineseparate mo kasi. So, yan. Meron kang div 1. Ito. Ito yung si division 2 mo. May dalawa na, diba? Isa na lang kulang. So, division 3. So, division 3. Okay. So, sa division mo, yan. Ay, kinopy-paste ko pala. Sorry. Dapat cut. Okay. May tatlo kang division. Okay, ganyan. Gusto ko, ang gagawin niya is may style na to automatically itong dalawa. Kumbaga, parang killing two birds with one stone. Parang, yun nga, gusto ko isa lang ang itatype kong ganito. Ano ba yung tinatype natin kanina? Yung ganito. Ay, ano ba yun? Ay, yung class, sorry. So, yung class, yung ganyan, isa lang itatype kong ganyan. Pero, malalagyan ko na itong dalawang to, hindi ko na isa-isa yan. So, yun guys, ilalagay mo siya doon dito. Kay division. Kaya mo nga siya dinivide eh. So, lahat ng gagawin mong class dito sa taas, medyo nakakalito na, di ba? So, yeah, magkakaroon ka ng division. Magkakaroon kayo ng division. Yan. Yan. Class subject. So, meron kang div, yung division na to. Itong laman nito, yung div. Then, meron kang class, yung attribute ng div. Ginawa mo siyang attribute. Then, kung ano yung ine-specify mo na class, which is ito, itong subject. Okay? So, meron kang div, class, subject. Diba? Napakasimple lang. Ibig sabihin lang po niyan, guys. Sa lahat, sa buong division na to, yung mga laman ng division na yan, nilagyan mo ng attribute na class, then yung subject na yon, yung subject na class mo, kung ano yung style nun, i-style mo na sa buong to, di ba? Tulad nung ginagawa natin kanina na dito natin pinasok ang class, yung lahat ng content. Ito naman, tong lahat na to is content ng div. So, yun po yung purpose niya. Kaya po may tinatawag na div. Di ba? Although from time to time nakikita natin, makikita po natin yung use talaga ni div. Pero dito sa specific example na to, ganito muna natin siya gamitin, okay? So, anyway, since ganyan nga, yung solution natin dun sa problem natin, kung pag ginawa natin siyang ganito, magkakaroon na siya ng tatlo. Yung tatlo na isma style niya, sinave ko lang ha. Okay, kung mapapansin nyo, yun. Pati yung loob na. Yung loob nung division na yun, daw, sabi dito, yung loob daw nung division is gagawing color yung red yung mga text. Tama naman, di ba? Color red yung text, color red yung text. So, yung background nung buong division, eto kasi yung buong division eh, gagawin mong blue. So, naging blue naman, di ba? So, yeah. Tama yung naging example natin. Okay? So, yun. The next one po natin, kung gagawin, babasahin ko lang din po ito, another example. O ba, itatakal ko lang, baka kasi may nagtatanong, sir, paano kung isa lang yung ginawa namin? Div lang, yung division lang, automatically po ba, yung ibang division is magkakaroon? Well, let's see. So, hindi. So, kailangan mo rin siyang i-class. Lagay mo yung class niya, then kung anong class yung gusto mong kuhanin or gagamitin. Then, dito sa class na to nag-style. Okay, so ganun lang naman siya. Okay. So, what if merong mga katanungan dyan eh. In the following example, we have two span elements with a class attribute with the value of node. Both span elements will be styled equally according to the node style definition in the head section. Okay. So, ito is siguro ang gagawin ko dyan is kung mapapansin nyo, ganito. What if itong part na to, nasan ba? What if itong part na to, yan. Gusto ko maging iba yung kanyang color. Parang ganon. Ganon yung problem eh. So, pwede ka, you can use tinatawag na span. Kung para dun sa specific lang na yon span. Okay. Itong part na to, ilalagay ko siya sa span. Ito lang part na to. Okay. So, meron kang span.
sa span, kukulong ko siya. Okay, yun muna isipin nyo kung ano yung dapat mabago. Okay, gusto ko kasi is hindi color red yan. Ang gusto ko dyan is maging color. Red kasi yung color natin, eh, di ba? Naging red. Ang gusto ko siguro kahit white. At least white. Okay. At least white. Okay. Next one natin dyan. After nung span, meron, lalagyan mo rin ng attribute na class. Okay? So, sa class, since pag ito ang ginamit nating subject, ganun pa rin mangyayari sa kanya. Walang pagbabago, di ba? Sir, pwede po bang i-style? Pwede naman. Pwede naman. Ay, sorry. Pwede mo naman siyang gawin ganito. Baguhin mo lang specifically style, di ba? Okay. So, let's try. Para mawala yung ating mga haka-haka. Okay. So, lesson 20. So, nakita nyo, di ba, na bago, in-style ko yung part na yon using ang tinatawag na span. So, kung may gusto kang baguhin na element or ganun, or part, phrase, ganyan na lang. Kasi when we search span in HTML. Sabihin ko na lang HTML. Ang ibig sabihin daw ng span element kasi is generic inline container for phrasing content which does not. So, kung di nyo magets masyado, sa iba dyan, etong span, inline lang siya dun sa within line. Then, yung div parang block. Eto, line lang to eh. Di ba? Then, etong div, buong block. Di naman pwedeng span to eh. So, eto lang span. Yan. Itong kahit yung line na to, span. Or eto lang part na to, span. Pero itong to, div. But anyway, yan. So, span, sabi niya, color white. Pero naisip mo, eh, paano kung marami-rami kung pati yung background, pinalitan ko, ganyan, magtatatype na naman ako kung gusto ko rin gawin sa iba. So, yun nga, pwede mo na lang gamitin si yung pinag-aaralan natin, class. Okay, sa class, gagawa ulit tayo ng new class. Okay? So, sa new class daw, siguro, medyo ano kasi ito eh, parang generic example, so ginagawa lang natin is parang binobroad lang natin siya. So, ganito. Sa baba nung curly braces, te-testing lang naman natin to guys, ha, para makita nyo. Magagawa ako ng panibagong class, which is para dito lang, ito lang yung gagamit niya. Or for example na lang, note. Kumbaga, mahalaga yun eh. Gusto ko gawing white. So, sa note, papano do ulit? Curly braces, then yun. So, gusto kong maging color ng ano, white. Okay, tama ba? So, color white. May iba ba siya? Okay. Na iba ba? Hindi. Hindi. Kasi po, hindi pa natin siya nilalagay dun, di ba? So, lagay natin. Di ba? Unti-unti natin. Ang dami-dami nang naka-open. So, yan. Class. Yun. Nabago siya. Ibig sabihin nun, may class na siya ng una, pero, yung may class na itong buong div, pero parang inano natin siya, yun. Parang in-overwrite natin itong part na to. Gusto natin, ang gamitin lang daw ng part na to is yung class na note, yung laman ng note. Eh, yung note, color white. Yun po yung ini-style mo lang dito sa part na to. So, napakadali lang naman yung unawain. So, kung gusto mo lang to be specific or gumamit ng, ayun, you can use span or palitan daw. Kesa yung i-style mo pa isa-isa, kasi malamang to, susulat mo pa dito isa-isa. Kasi kung eto gawin mong span din tong sabi na natin, earth atmosphere na to, ikukulong mo sa span, i-style mo pa, di mahaba na naman, di ba? Tatype mo pa to. Unlike dito, dito ka nalang magbabago, ganun. What if, sir, mayroon bang bearing, i-kinat ko lang, kung mauuna si note? Yan, magandang tanong yan. Okay, pero ako lang din nagtatanong. So, yan. Pag in-open ko po yan, yan, bumukas ulit. Yan, sinave ko ha, sinave ko. Baka walang maniwala. So, yan. In-overwrite niya po kasi eh. Okay. So, ayun. Okay. Merong tinatawag kasi ni hierarchy dyan, or pagkakasunod-sunod kung paano ginagamit si style, i-inbroad ko na lang siya pagdating natin dun sa CSS. Okay. Baka kasi nagtataka sila, bakit nga ganun? Nung in-style mo naman buong division, pero yung nung in-style mo na doon, yung specific part na yun, nabago na naman. Diba?
So, yun. Itatackle din naman natin siya sa CSS. Lalo, especially dun sa mga pagdidesign na natin. But anyway, yun lang naman po sa may span na discussion. Kahit hindi nyo na po anin yan, itong part na to. So, sabi dito sa tip, the class attribute can be used on an HTML element. Sa madaling salita lang, kahit anong HTML element, pwede mong gamitin yung class. Pwede mong style eh. Okay, or depende kung anong use ng class mo. Sabi nga dito, balikan natin yung una na example. Class can be also used by JavaScript. Since yung iba dyan, wala pa namang idea sa JavaScript, kaya ang in-introduce ko lang is sa style or yung CSS, cascading style sheet. So, dun lang muna tayo mag-focus sa style. Okay, so yun yung magiging use niya for the style. The class name is case-sensitive. What is case-sensitive? So, meaning to say, kapag ito na lang subject, or ito na lang note, ginawa ko yung O naging malaking O yan, or mali pala ako, sorry, yung T na lang, malaking T, sinave ko. Eh, since dito ang ginagamit niya daw note, case-sensitive daw siya, marerecognize, but tingnan nyo, hindi napalitan ng white yung color nung pieces study such as gravity, light, and time. So, hindi napalitan yun, so dapat yan, small letter lang din. So, case-sensitive nga, kung anong i-declare mo, yun din yung gagamitin mo. So, bawal kang mag-uppercase, tapos lowercase gagamitin mo na hindi ganun siya. So, dapat, be mindful of the case nung mga letters mo, or nung buong, ano mo na lang, class name. Okay? So, versus naman na sa ID attribute naman. So, meron ka ng class. Nagamit na natin yung class. Nakuha na natin gamit ng class. So, yung class daw pala para doon. Okay? Para maging ganun. Ano naman ang gamit ni... ID. Okay? Ang layo. Haba kasi nung ano natin eh. Lesson. So, anyway. The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. Okay? You cannot have more than one element with the same ID in an HTML document. So, sa madaling salita lang, napaka-unique nung ID ng isang element. So, hindi mo siya pwedeng gamitin. You cannot have more than one element na nag-use ng same ID. Hindi mo siya pwedeng gamitin unlike ito na gagamit natin kahit saan, di ba? Yung ID, for example, ginamit ko dito is ID para dun lang sa kanya. So, hindi na pwede yung gamitin ng iba, guys. Para sa kanya na lang yun. Hindi ko pwede ilagay yung ID na ginamit ko doon, ID rin na ginamit ko dito. Malamang, iibahin ko yung ID dito. But anyway, para mas matakal natin, move on tayo. Using the ID attribute. The ID attribute specifies a unique ID for an HTML element. The value of the ID attribute must be unique within the HTML document. Doon sa buong document mo, yan. Yung sa ginagawa nyo. The ID attribute is used to point, ito na, specific style declaration in a style sheet. Kasi nga, kung isa lang gagamitin mo para dun sa isa lang na element na yon. Kunyari na lang, kahit H1 na lang, sige, para ka H1 na lang. You can use ID. Okay, dun sa H1 na specific na P6 na lang na yon. Kasi ito yung keyword eh. Specific, yan po yung keyword. Diba? Para sa specific, kaya naghahanap ka ng unique. Okay. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element with the specific ID. Okay. Wala pa naman tayong JavaScript. The syntax for ID is, ang syntax daw niya is yung hash character. Oops, yung iba is hashtag yung sinasabi. Pero yan po yung hash character. Hashtag po yung buong, basta ganon. So, followed by an ID name. Then, define the CSS properties within the curly braces. Okay. In the following example, we have an H1 element that points to the ID my header. This H1 element will be styled according to my header. Okay, move tayo. Kung kanina, ginamit natin si span, ngayon naman, ang gagamitin natin is ID lang. Panibagong, kahit saan siya. Okay. So, what if ganito? Ang ID po, ang kanyang syntax is, nandun din siya sa style. Okay?
sa loob ng style, ito, ito yung opening, dun siya susunod sa style. Ang syntax niya po is yung hash na symbol, then yung pangalan nung tawag dito, nung ID mo, for example na lang, my header, since yun yung ginamit niya, kakopy ko lang ba, my header, then para lang siyang class, pero instead of that you're using this which is hash. Okay, ang gusto ko daw sa mangyari sa my header ko is mabago lang siya ng kulay, ganun, or color. Baguhin ko lang yung color niya ng at least, since kanina white, nag-isip akong color eh. So green or yellow? Yellow na lang para. So, yan. Save ko lang. Then, ang gusto ko dyan, itong specific na to, itong H na to, itong H1 na to, is yun lang yung mabago. Okay? So, pwede mo na lang siyang gamitin ng ganito, which is ID. Then, ang hihingi lang ng ID. So, meron kang attribute ni H heading 1 na element natin, nanghihingi lang ng value, anong bibigay mong value? Yung pangalan ng gusto mong gamitin na style, which is yung my header. So, tingin nyo guys, gagana, mapapalitan yung P6 ng yellow. Ma-overwrite niya ba to? Let's see. Na-overwrite niya. So, naging yellow po siya. So, sabi ni sir, isang beses lang daw pong pwedeng gamitin. Totoo ba? Baka may mga hindi naniniwala. Okay? Okay, try kong gamitin to. Okay. Naalam ko naman na yung output, although nabago pa rin. Diba? Try ulit natin gamitin to. Yan. Close ko lang. Nabago pa rin. Diba? Tama ba? So, ang kapaliwanagan dyan is, baka matakal ko kasi later para, hindi, wag, mamaya na lang pala. So, ayun. Nabalik tayo dito. So, sabi nga kasi dito po guys is, eto pong part na to is napaka-unique. Okay. Napaka-unique dapat, specific. Dapat dito daw ang gagamit lang ng my header is isang element lang. Okay? Hindi pwedeng marami. Kasi nga naman, sa totoo lang, ang logically speaking, pagka tinawag nating my header na yan, gusto natin is ang P6 lang ang mapapalitan. Diba? Eh, napapalitan din yung chemistry. Napapalitan din yung astronomy. What if nag-move on ka na dito sa ating mga lesson about na sa JavaScript? Pag tinawag natin yung part na to, tong P6 na to, yung header 1, kung ano yung laman ng header na yun, yung may header na yun. Pag tinawag natin to, magkakalit-ulit yun na. Ang tatawagin ng may header mo is tatlo na, hindi lang isa. Since dapat nga specific tayo, so dapat ang gumamit lang nito itong ID na to, header na to, is yung P6 lang. So, ganun lang naman kapaliwanagan dyan. Then, dapat 1:1. Yun yung magiging ratio niya. 1 ID dun sa 1 HTML element na gagamit. Okay. So, dito kasi sa example, discuss ko na rin para mas mag-get natin. Dito naglagay siya ng my header. Okay. May ano ba siyang may header. Papalitan niya light blue, black, 40 na padding, then wag niyo na ring iano iba. So, may header 1 lang yung gumagamit sa kanya. Ayun. Kaya napapalitan po yung para kay may header 1. Ibig sabihin lang niya, ini-specific niya yung buong header 1 na to is may ID na may header, which is yung may header nga, ito yung ginagamit may header, di ba? Okay. So, baka mawala-wala tayo.
i-discuss ko tong part na to na sinasabi niyang it is also used by JavaScript to access and manipulate the element with a specific ID. So, tingin nyo guys kapag minanipulate ko tong my header, then nilagyan ko rin tong my header na ID, hindi ba mababago to? What if tong P6 na to, just for an example lang, gusto ko nilagyan ng P6201, magiging ganun. Ang mangyayari nun, pag in-overwrite ko na sila using JavaScript na lang, sabihin na natin ganun, mapapalitan dito, magiging chemistry 201, magiging astronomy 201. So, hindi dapat diba physics lang. So, dapat yung specific ID na to is para kay physics lang. Ganun lang naman siya. So, yun lang naman po ibig sabihin nun. Minsan kasi, may mga element na ginagamit natin kay JS, kay JavaScript, na specifically para sa kanya lang. So, para hindi mabago yung iba, ganun po yung explanation doon. Although, yan, logically speaking, sabi nga, sinabi naman nga na ang ID para sa isa lang. Okay, let's move on. Ito na. Final conclusion nila na ano ba yung difference nila, diba? Madali lang. A class name can be used by multiple HTML elements. Meanwhile, yung ID must only be used by one HTML element by page. So, pinoffers ka ba na gamitin para sa isa lang? Nagagamit mo naman sa iba, diba? Hindi ka naman nare-restrict. Although, sabi nga, may rules kasi tayong sinusunod. An ID name must only be used by one HTML element. So, isa lang. So, hindi na siyang pwedeng gamitin ng maraming element. Okay. So, dito kasi, sa example na to, sa baba lang, para lang siya yung nasa una, pero nilagyan ko siya ng heading 1. Kasi heading 2 yung mga to. Sa example, ganun eh. So, heading 2. Yan. So, gagawin ko lang siyang heading 2. Gagawin ko lang lahat ng heading 2. So, yan. So, since naglagay ako dun sa taas ng heading 1, yan. Sasabihin ko na lang na my subjects. Then, sa heading 1, gagamitin ko lang si my header. Huwag nandito kayo si P6 para hindi tayo malito. My subjects. So, dito ngayon, naglagay lang ako heading 1. Hindi pa siya magiging color yellow kasi wala pa yung attribute na ID, diba? So, yan. So, when open, syempre, automatically black lang yan kasi nga, yun yung default niya, diba? Default text black. So, what if gusto ko siya maging yellow or green or etc. So, use ID na lang. ID which is yung my header daw. So, eto daw is case sensitive din. Then, meron tayong, save ko lang, open ko. Meron tayong mga rules for naming, naging yellow, di ba? Ang rules po natin sa pagpapangalan nung, baka kasi kung ano na yung pagpapangalan nyo eh. So, eto. The ID name must contain at least one character. So, hindi pwedeng blanco. At least isa lang, letter A, letter B, or etc. And must not contain white spaces. So, dapat walang space, walang yung tab. Ano ba yun, di ba? Walang ganyan na pagpangalan. Aaw, ganun. Or ABBA, BC, ganun. Walang ganun. So, AB, gusto nyo yung pangalanan, pwede nyo sabing note, or important, or kung ano man. Kung ano man trip nyo. Then, case sensitive din yan. Kung ginamit nyo is small letter, big letter, dun sa umpisa, uppercase, lowercase, dapat yun lang din gamitin nyo. So, anyway, hindi siya pwedeng ganyan. Hindi siya pwedeng ganyan. Note A. So, dapat note lang. So, napakadali lang naman po niyang intindihin. Yun po ang rules for naming IDs. Okay. What if may magtatanong ulit, unahin ko yung header dun, sa taas. Kasi kanina nilagay mo sir dito sa may bandang baba. Save. So, sinave ko, inopen ko, na-overwrite ba? Yes. Naging yellow naman since pasok naman siya dun sa style. So, ID ng header naman hinanap. Kumbaga, ang ginawa nung niran mo siya,
hinanap yung ID dun sa style na header, may header, which is natagpuan, then pinalitan ng color yellow yung may subjects. Okay lang, di ba? So, pwede mo naman kasing gawing style lang dito, mag-style ka lang dyan. Although, ang use kasi ng ID is, ginagawa mong specific. Kahit pa ulit-ulit ako, sana na-gets nyo, na ang gusto lang natin i-specify itong ID na to is para dito lang. Ganun lang siya. Napaka-basic lang po na example. Although, napakalaki po ng use niyan when nag-move on ka sa subjects natin, hindi ka na mahirapang unawain, kumbaga. May background ka na kagad. Kasi, sa totoo lang, na-use nyo na siya dito sa may CSS eh. So, sa next subject or course na tatakil nyo, CSS po kasi siya, cascading style sheet, na-use na natin siya. So, ayun. You have a big advantage na. But anyway, yun lang naman po yung use nila at differences nila. Yung isa pwede sa maramihan, yung isa pwede sa isa. Then, nababago yung style kapag binuo mo siya. Subject kasi ito eh. So, kaya baka may subject yan. So, ginawa akong subject. Yung magiging subject yung mga to. Yan. Napalitan yung then division naman po para sa lahat. Flashback lang tayo. Then, span lang kung mag-specific ka within the line inline. So, yan lang. So, yan lang naman guys. Then, I hope na marami kayo natutunan. Then, ma-apply nyo sa paggawa or kahit yung background lang ng HTML. Then, sabi ko nga, you can explore naman yung ibang mga tags. Pwede kayo mag-search sa internet. Yan. Kung ano yung use nila. Although, ang maganda dyan, meron kayong familiar na kayo dun sa mga concept nung HTML. So, yan. Maraming salamat and magkita-kita na lang po tayo sa susunod na mga topics pa. So, yan. Thank you.